Mabugo. Ugutin nyo ulit. Tapos saksak nyo ulit. Oh, ayan, saksak nyo ulit kung ano. Ay, pumutok. Ano na, sabi ko sa'yo. Ayan na sinabi. Sa ganito kasi mga pag-repair, hindi lang basta repair ang gagawin dapat. Pag nag-repair ka, i-analyze mo din kung paano nag-work, paano tumakbo ang wire, anong gamit ng isang ganito, anong isang ganyan, itong board na yan, anong gamit. Dapat i-analyze mo rin kung paano ang operation. Okay, ito po. Gagawin tayo ngayon. Air pot, hindi daw nag-iinit. Ayan, check natin siya. Check natin kung anong diferensya nito. Ay daw mandan. Check muna natin ang ano niyan. Ang kanyang cordon. Okay, isa natin. Okay, ito muna ay natin check yung kanyang cordon. Kung okay bago natin buksan yung ano, yung air pot. Check lang natin. Ayan. Okay na ang kanyang opportunity. Okay. Ako, okay. Kailangan natin buksan ng ating thermos air pot. Kung makikita nyo itong thermos na to, no? Ayan. Hindi natin, walang tornilyo kayo makikita. Walang tornilyo. Ang tornilyo pala nito eh, nandidirito. Tanggalin natin itong kanyang pinaka cover sa likod. Hindi naman actually cover to eh. Parang pinaka parang bearing na ito yung nagpapaikot sa kanya. Yan. Andito yung tornilyo sa ilalim. Yan. Kita nyo? Yan. May dalawa siyang tornilyo. Yan. Tatanggalin natin ito. Bubuksan natin ngayon. Phillips screw siya. Phillips screw. Okay, stop na ito. Ayan siya. Tanggal natin dito yung screw. Ayan. Pusin natin. Angat to. Ayan. Ayan siya. Tanggal na. Ayan. Ngayon. Oh, teka. Ang una natin i-check dito ay yung ano. Yung kanyang heater. Tingnan natin. Ah. Tanggalin muna natin yung kanyang. Dinisconnect ko na muna. Doon para may palabas natin siya ng buo dito. Palabas natin siya kasama yung kanyang canister. Ayan. Okay. Ayan siya. Ayan. Buksan natin yun. Ano natin itetest ngayon ay yung kanyang heating element. Pag sira ang heating element, yun lang. Holiday ngayon, Sunday. Kawala tayo mabilhan. Check muna natin. Di ba? Baka saan naman ay buo. Patay tayo dyan. Ba, diba? Parang buo. Disconnect ko sa kanyang kakakabit, baka iba lang na ako nakukuha ng resistance. Okay. Itong electric pot na to, ano pala siya, meron na siyang motor, meron siyang pump, itong kanyang motor, ito yung kanyang pump,
papump siya, packet. Ayan. Pupush niya up, tapos lalabas dito. Lalabas dyan. Tapos, meron siyang itong pinaka sensor niya, pinaka soft touch switch niya. Doon nakakabit sa baba. Ayan, ito. Ayan siya. Ito yung soft touch niya eh. Soft touch switch niya. Para mag-operate yung motor. Ayan siya. Ito. Soft touch. At the same time, sensor na rin siya. May indicator sensor siya. Ayan. Ito yung kanyang thermostat sensor. Ayan. Kasiris lang siya. Okay. Tanggalin muna natin sa pagkaka-screw to kahit isa lang. Kuha lang natin ang resistance. Hindi naman tayo magkakamali kasi color-coded din siya. Blue sa blue, red sa red. Blue sa blue, red sa red. Check natin kanyang resistance kung meron siya. Patay tayo dyan. Ay, sira. Sira siya, mga kaibigan. Wow! Sira ang heating element. Sira siya, kaibigan. Ala. Okay. Time to buy. Punta mo ng raon. Sana may open na tindahan. Ayan. Tanggalin muna natin. Ito maganda talaga oh. Color coding siya. Hindi malilito. Kasi red sa red, white sa white. Balik natin para hindi magkawalaan. Ito, tinatanggal lang siya dito. Meron siyang screw dito. Para lang siya naka-clamp. Ayan. Luwagan lang to. Ay. Kusa ng bubukas yan. Sila ang heating element. Ayan. Tanggal na natin yung screw. Pa pala, hindi pa natanggal. Sira. Ito ang ating sira. Okay. Hindi makalabas. Gawa na may nakasabit pang ayan, power cord. Tuloy natin yan. Ayan. So, ito siya. Ito yung kanyang heating element. Ito ang heating element. Ito yung nagpapainit dito sa pinaka-canister. Okay, sila ito. Sana may mabilan sa raon. So, sarado pa ang ibang tindahan nito. Ba't kasi ito papalo eh.
Wala eh. Sino wala? Wala. Putol. Putol siya, putol. Okay. Dali. Sige. Tatayang raon. Kuha din, sukat. Sukat na rin. Pagana na yung water pot. Magkano ito basing? 200. Okay. Ang tama. 200. Marami siyang sizes. Kailangan talaga bago bilhin eh. Kailangan dali ng sample. Hindi pwedeng hindi dali ng sample. Okay, sige. Okay naman sa sana niya, no? Sa tester, maririd naman. Pwede natin ma-try lang. Ito yung isa, wala na raw to. Hindi, sarado yan yung ano nito, sarado yan. Oh, okay. Tatanggal, tinanggal lang yan. May sarayan dito ko lang. Okay, oo. Sige. Salamat, salamat. Yun, salamat, nakabili rin. Uwi na tayo. Uwi ko tayo sa kabila. Nakauwi na. Dito lang pala tayo makakabili. Parterado A-class, alam ko na ako saan makakabili. Holiday ngayon. Hirap maghanap ng pyesa. Ang sarado. Okay. Uwi na, uwi na. Okay. Ito na yung nabili nating heating element ng thermos. Sukat natin kabit. Sana magkasya. Yan. Tanggal mo halang screw. Kakabit natin na. Ito ang papasok. Sana magkasya. Pero sinukat naman doon. Pasok naman yan. Ayan. Ayan. Ayos. Asya. Asya. Screw muna natin. Ayun lang. Shit. Ay. Oo, parang kulang sa ikot. Parang malaki. Mahina ilaw, no? Pero okay naman. Pero kapit pa naman siya. Pwede yan. Try natin. Kailangan lumapat siya. Dapat lapat yan. Walang clearance. Kasi pagka may clearance yan, may tendency mag-stay yung init lang dito sa part na to. Pero start naman ang heat ng coil net from here. Okay, pwede siguro. Ay, bulit na nga, yun na. Ito, try nating ipitan siya. Ito
Kailangan to maigpit na maigpit, hindi dapat hanggat maaari wala siyang siwang, dapat lapat na lapat, kasi pag yan mayroong siwang, yung init niya hindi niya maikakalat. Pagka hindi na ikalat yung init, yung filament niya pwedeng maputol kasi sobrang init. Wala siyang ma hindi ma-disperse na maganda yung kanyang init. Kaya nag-i-stay lang siya sa isang lugar kung saan yung hindi nakalapat. Ganun ang filament na to. Hindi siya tatagal pagka hindi siya nakalapat na lapat na lapat. May siwang ng kaunti. Dapat yan, walang siwang. Ang gawa natin ng paraan yan. Hindi pwedeng ganyan. Adjust natin. Try natin i-adjust. Ayan. Adjust na lang natin dito para mayakap niya ng maugi, maigi yung canister. Siya, nakabend siya dati. Maiksi lang eh. Okay, ngayon. Ito yung difference ng original. Ang original na, hindi pa kasi napapalitan to. Meron na siyang ceramic tube. Tapos meron pa siyang mica tube. Yung spaghetti tube ng mica. Sa loob. Double protection. Ito, ano lang siya. Mica tube lang. Replacement eh. Try natin ulit. Yun. Yun. Napat siya. Ayos. Pwede. Susundan lang natin ito. Susundan lang natin yan. One. Isa dito, isa dito. Parang tag-isa. Ito. Dalawa, dalawa. Dalawa, dalawa. Ganun lang siya. Yung blue, ito. Blue, consider as blue na rin ito. Ito natin talaga yan. Ganun lang siya. Ito mo yung reference natin. Okay. Kabit na naman natin. Sa ganito kasi mga pag-repair, hindi lang basta repair ang gagawin dapat. Pag nag-repair ka, i-analyze mo din kung paano nag-work, paano tumakbo ang wire,
anong gamit ng isang ganito, anong isang ganyan, itong board na yan, anong gamit, dapat i-analyze mo rin kung paano ang operation. Kasi pag alam mo ang operation ng isang bagay na to, isang bagay na ganito, hindi kayong kakapaka pa. Pag na-analyze mo na, ganun pala, tumakbo pala ng ganito, ganun, okay, ganyan, ganun. Parang, alam mo yung operation ba? Para mas madaling i-repair. Alamin mo na muna yung operation niya. Ipitan na muna natin to. Ikpit. Ito kailangan to, maikpit. Kasi pag maluwag ang nut nito, may tendency loose connection, mag-cause ng heat sa wire, maputol siya. Ito yung kanyang thermostat, tas dito may thermal switch at thermal fuse to. Laging thermal fuse yan. Ito parang fuse niya. Fuse niya, pero ang pinaka-fuse niya, pagka, kaya thermal fuse, pag nag-overheat, sobrang init, at hindi ito nag-automatic, itong thermal sensor, tsaka magagana itong thermal fuse. Kasi, ito may range to na temperature, ito may range to na temperature. Let's say, ang temperature na ito ay nasa 100, let's say lang ha, 150 degrees Celsius. So, pag na-reach na ito, yung 150 degrees Celsius, magka-cut off yan, sya-shut off yan. O open circuit niya yan. Yan. Ngayon, pag ito hindi nag-automatic, at lumagpas siya ng 100, ganun yung range na sinabi ko, let's say 150 degrees, lumagpas siya, hindi nag-automatic, ito ngayon ang magiging shut off. Let's say ito naman nasa range ng mga 160 degrees o 180 degrees. Pag umabot ng 180 degrees, na-sense na itong sensor na to, ito na ang mag-shut off. Kung hindi mag-shut off itong sensor na to, kaya double protection siya. Thermal switch na kabit dito sa may canister. Ngayon, pag nag-malfunction to, kung na-reach niya 150 degrees Celsius, nag-malfunction, hindi nag-shut off, tsaka ngayon papasok to. Let's say ito 180 degrees Celsius, pag na-reach na ito ng 180 degrees, shut off siya. Wala siyang kuryente yung papasok. Kasi, yan siya, linya, pinaka-main line niya. Yeah? Pinaka-main line niyang red. Ayan. Ganyan siya. Yan ang function na itong dalawang to. Safety protection yan. Ayan, yan. Bigayan sila. Ayan. Okay. Basta itong dalawang yan, may coordination lagi ang dalawang yan. Ayan. Pag hindi gumana yung block, gagana itong nasa loob na ito. May coordination sila sa isa't isa. Okay. Close muna natin. Ngayon, pag kinalose na natin to, siguraduhin natin itong tube na to, itong tube na to, kita dito sa transparent na to. Kasi ito yun, dito makikita kung may tubig o wala. Ito yun, yung tube na to. Ayan. So, close muna natin. Close na muna natin. Ayan.
Dan. Ayun, tamang-tama. Kitang-kita yung tube na glass. Ayan. Te-testing natin ngayon kung mag-iinit. Ayan. Testing na lang natin. Lalagyan natin tubig. Pero kung makikita nyo, kung di nyo aalamin kung saan ang tornillo, mahihirapan talaga kayo. Tornillo nyo, naka-cover pala rin. Nakatakpan ito. Ganun siya. Cover. Hindi makikita talaga. Sa baba, itetest natin kay Atison. Lalagyan natin tubig. Okay. Ugutin nyo ulit, Atison. Tapos saksak nyo ulit. Oh, ayan, saksak nyo ulit kung ano. Ay! Kumutok! Ano na, sabi ko sa'yo, ayan na sinabi. Atakin na puso si tita eh. Walang hiyak. Ayan. Testing muna, testing. Ayan. Atison, paano pa i-dispense yung tubig? Baka, baka hindi lumabas yung tubig. Baka hindi gumana yung motor. Oh, lagi, oh. Papupukpok ka na naman dyan. Hindi, yun, ano lang, yung dispenser lang. Baka hindi dyan lumabas eh. Ano, i-dispense ko? Meron ba? Hindi, sige. Meron, meron. May lumalabas sa tubig? Hindi. Sige, diretso nyo lang, Atison. Baka... Ah, okay. Okay na yan. Ayan. Mahal ang TF ng artistang yan. Magaling eh. Offset na lang. Offset sa material. Gulat ko sa iyo. Gulat ni Tita Son eh. Baka gawa ni Madoka ni Romel Mesa yung ilaw. At ako sasabog yan. Sasabog. Sumabog. Sinabi pa. Gano'ng katagal ang init na Tita Son? Mga ilang minutes yan? Hindi ko maano eh, basta't... Basta't mamatay dyan yung ano. Magigreen siya. Oh, magigreen. Saan magigreen daw yun. Magigreen daw. Okay. Oh, ayan. Hindi kasi kung oh. Nandun... Pag anong nandun, anong hindi naka-green? Matatay. Ayan oh, naka-green oh, pambihir. Loko mo ko eh. Hindi kasi pag nandun, kitang-kita mo eh. Ay, baka hindi ko lang naipasok na maigi. Oo. Hindi pag nandun, nakikita. Oh. Eh, kasi naka ano din. Hindi naipasok na maigi. Yung doorknob naman daw, bago ka umuwi. Yung doorknob daw, huwag makakalimutan. Naipasok yung ano. Yung doorknob ay uminit yun. Ha? Yung doorknob ay uminit. Hindi yan mawawala, ang ganda mo inuhugot. Sabi ko sa'yo eh. Oh, green naman eh. Oh, ayan, okay na. Aray ko po. Ito na. Okay. Mission accomplished. Ito na lang ilaw. Medyo susungkitin lang yan. Sandali lang yan. Ayan, sige. Okay.